Hello guys, welcome to our channel again. This is House Gardening. Okay, today kasama ko yung aking mga kids. Yun, no? So ang gagawin namin ngayon is gagawa kami ng plot para dun sa pagtataniman namin ng radish. At ito yung radish namin. Yan. So ito yung itatanim namin radish. So tignan nyo naman, nire-ready namin yung plot. Nakakatawa. Hello kayo sa camera. Hi. Alright, then mamaya after na magawa yung plot, magkakuha naman tayo. Papakita namin sa inyo kung paano kayo magtatanim. Alright, stay tuned. Ang gagawin naman natin dahil ready ng ating taniman. Alright, diba? Napakaganda. So, next naman, magtatanim naman tayo ng radish. Alright, so, ang pagtatanim naman yan, medyo hindi naman ganong kalayuan. Alright, normally, nasa mga 10 inch, yan, ganyan. So, papakita ko sa inyo paano paglagay. Alright, so, normally, ganyan, tutusok lang tayo ng mga 2 inches. Ganyan. Ayan. So, ganyan kalayo, okay na yan. So, ganyan. Makukuha ni Dad yan. Ayan. So, 2 inches. Ganyan. Dad, lagyan mo na dyan. Ako dito. Butas na. Mamaya na. So, tuturo pa kung paano. Ayan. Okay. Uy! So, kung makikita nyo, lalagyan natin ng butas para sila mamaya mag-shoot na lang sila ng isa-isa. Alright. O, sige, pwede na yan. Ang magtatanim daw yung dalawang anak ko. Si Charles, saka si Princess. Alright, so tapos na? After nyan, sasaraduhan nyo ngayon. Yan. O, sige, saraduhan nyo. Yan. Alright. So, ganyan lang po ang pagtatanim. Napakasimple lang. So, ngayon, babantayan naman natin. At syempre, mamaya didiligan natin, di ba? So, babantayan natin yan. After 1 week, may kita nyo na, may sumisibol na dyan. So, papakita namin sa inyo yung video after 1 week. Alright? Dito lang muna. Hello guys. This is now the first week ng ating radish. So, kung may kita nyo, nag-start na siyang magdahon. Yan. Yan na yung
ng ating radish. Okay. So, hintayin natin what will happen after 2 weeks, 3 weeks. Alright. This is now the 3rd week of our radish. Laki na sila. Konting-konti na lang at magbubunga ng ating mga radish. 1 month old na ang ating radish. Kaya kung titignan mo, ang layo na difference mula nung nauna. Grabe oh, tataba oh. Expect natin dito malalaki ang magiging bunga nito. Diba? Excited na ako makita. Mga isa't kalahating buwan pa, maaani na natin to. Good morning guys! Today is the 1.5 month of our radish. Just look at how beautiful they are. Ang tataba nila! Kasi nga malaman ang good news? Ang good news is, tadaan! Tingnan natin ha! Tadaan! May bunga na! Oh, di ba? Ang galing! Oh, di ba? That's 1.5 months. Pero tignan nyo gaano kaganda. Ang tataba, tama? Alright. Siguro mga half month na lang, ma-harvest na natin yan. Alright. See you soon! Hello guys! Today is the 2nd month of our radish. Tignan natin kung ano yung mga improvement sa ating mga radish, no? So, silipin natin. Wow! 2nd month. Ganyan na siya ka. Lalaki. Silipin natin iba. Yun, no? Wow! So, 2nd month pa lang, kitang-kita na yung ganda ng mga halaman natin. O, diba? So, iba, hindi na nakikita yung bunga. Nakatago. Pero yun, iba, malalaki na. Galing, di ba? So, this is the 2nd month. So, good looking ang mga radish natin. Maganda yung nabili nating buto. And currently, syempre, walang tatala sa ganda ng lupang ginawa natin. Kasi, whether we like it or not, ang isa sa mga pinaka-importanting bagay pagdating sa pagkatanim ay ang lupa. So, kung last time, bago to ginawa, pinakita ko sa inyo kung paano siya, paano binuo itong bed natin. At nakita nyo na sobrang taba ng lupa natin. So, today, after 2 months, here's the result. And I'm so much happy na ito yung kinalabasan ng ating 2nd month. Ano pa kaya ang susunod after 1.5 month and after 3 months. So, ang maganda nito, ang gusto ko nito, hindi sabay-sabay na ma-harvest. Mas maganda kung medyo hiwa-hiwalay. Kasi hindi mo naman magagamit ito ng isang bagsakan eh. Sa isang araw, dalawang araw, isang week. Mas maganda kung pagkakailangan mo, saka ka lang kukuha para manamis-namis pa yung lasa niya. Kasi kung kukuha ka kaagay, kung aanihin mo kaagay dyan lahat-lahat sabay-sabay at ilalagay mo sa ref, ang tendency niya, yung freshness niya, mawawala. Tapos hindi na siya manamis-namis at hindi na siya ganun kalasa. At pinaka worst scenario, magiging makunat siya. Yung iba, parang hindi na siya juicy. Right? Yun yung magiging side effect niya kapag kasabay-sabay mo silang inani at tinago ka agad. Tapos hindi mo naman magagamit ka agad. So ngayon, ito lang muna update natin. Then see you on the final day kung kailan mag-harvest na tayo kahit isa dalawa man lang. Today, napakaswerte natin kasi titignan natin ngayon yung ating radish. Alam mo, meron ngayon sa radish natin, nakaka-excite yan, malalaman natin, pag binuksan na natin kung ano nandito. Hindi, uhukain pala natin kung ano nandito. Talbito, mamaya, magluto ako ng sinigang. Siyempre, pag may sinigang, kailangan may radish. Di ba? So, kukunin natin to. Diba, nakaka-excite, mag-uhukay tayo. Ay, pero siyempre, bago natin hukain, mas maganda kung medyo cut natin ng konti. Prince.
So, syempre, tingnan natin kung gaano kalaki ating radish. Currently, itong radish na to, nasa almost 3 months na siya. Okay? 2 and a half months na. So, nakaka-excite, di ba? So, for 2 and a half months, gaano na kaya kalaki? Di ba? Medyo okay na rin. Pwede nang pangsigang, tama? So, yan yung ating radish. Yeah. So, sino na hindi ma-excite kung meron kang ganyan sa halaman sa paligid mo? Kaysa naman bumili ka ng worth 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos sa palengke, dito meron ka na. Tama? Laking katipiran kasi kung syempre may tanim ka sa paligid mo, so malaking natitipid natin. Tapos, maliban sa malaking natitipid, fresh pa. Ibang lasa ng fresh saka dun sa binibili sa palengke. Kasi pag ang vegetable, kapag nagtagal ng isa dalawang araw, nawawala na yung tamis niya. So ito, dahil fresh na fresh, ilang minuto lang, nasa lutuan na. Nako, ang sarap nito, sigurado. So, ano, kuha pa tayo na isa? Alright, okay pa tayo na isa. Mukhang dahil sa sobrang lambot ng lupa, kahit nakamayin natin, kayang-kaya eh. Wow! O, diba? Pwede na. Ang ganda ng ating radish. So, syempre, hindi yan yung normally sa palengke, mas malalaki pa dito. Pero dito, syempre kailangan na natin eh. Magluluto tayo, at least meron. Hindi naman kailangan sobrang laki eh. Importante, meron tayo. O, diba? Yan yung tanim natin for 2.5 months. Pwede na ba? Pwedeng pwede. Hanggang dito lang muna. Salamat sa panonood. Keep on touch ulit tayo. Manood lang. Always don't forget, kung nagustuhan yung mga videos, just click on the like button, then subscribe para naman updated tayo sa mga new videos. Alright? Thanks guys!